Ito po yung lilagyan nila ng electric motor pump na shallow pump, pero hindi nakahigop ng tubig. Ang sabi ng naglagay ay wala daw kasing mahigop na tubig sa ilalim. Pero i-check po natin kung ano pong dahilan kung bakit hindi nakahigop ng tubig. Bali, binubunot na natin itong tubo para po ma-check natin ang water level, para po masabi natin kung ano po ang makakayang makahigop dito, kung shallow pump ba o deep well pump. Bali, ito po ang tandaan ng hindi nakakalam nito. Hindi po kahit anong klaseng pump ay kaya nang humigop ng tubig. Meron pong tamang combination. Kaya nga po maraming klase ng pump kasi po hindi po papareho ang kaya nilang higupin. Depende sa lalim. Ganito po ang pag-check ng water level. Kumuha lang ng tali, kahit anong tali, basta magkasya po sa tubo. Lagyan nyo ng pampabigat. Kahit ano lang ilagay ninyo yung pampabigat, basta lang mabigat. Tulad nito. Saka natin ihuhulog sa tubo, loob ng tubo. Importante po itong dapat ninyong alam para po hindi po masasayang ang inyong pera kung ano-ano lang ang binibili ninyong mga pump. Kinakailangang ma-check muna ang water level para makita kung ano ang dapat pilhin na motor pump o electric motor pump. Kung deep well pump ba o shallow pump. Pero kung kaya ng shallow pump, di shallow pump po ang bibilhin kasi po pinakamura po yung shallow pump. Pero kung hindi po kayang higupin ng shallow pump, kasi nga po shallow pang mababaw. Lumagpas na sa maximum na water level na kaya lang higupin ng shallow pump, edi automatic deep well pump na ang makakayang makakahigop. So, saka hihilain dito. Saka tansya-tansyain. Isang metro kung kunwari. Isa. Dua. Talo. Pat. Lima. Unan. Ito. Walo. Siyam. Sige. Sangapulo. Eleven. Sampet. Obay. 11 meters. Ulag ah. 11 meters. O, bali ganito, nang yung binilang natin hanggang dito yung nabasa. O, di bali 11 meters ang water level niya. Hindi kaya ng shallow pump, deep well pump lamang ang makakaya. Bali, yan na po, nakita po na natin kung bakit hindi nakahigop itong shallow pump na binili nila. Kasi nga po, base po sa ating karanasan bilang sang kontraktor ng drilling, ang shallow pump na ito, itong yellow na to, ay 6 meters na lalim na water level lang ang kaya niyang higupin. Kapag lumampas na po sa 6 meters na lalim ng water level, ay palyado na po. Kaya 11 meters yung water level, hindi na niya talaga nahigup kahit lagyan pa ng put valve sa baba. Kaya ito ay convert natin sa injector para maging deep well pump para makahigup kahit shallow pump. Bale, ito po yung nauna nating in-upload na i-convert natin. Ito po yung kompleto na linagay natin kasi marami po kasing nagtatanong kung ano po yung nasa ilalim ng tubo. Kaya dito nyo makikita po, injector po yung nasa ilalim o ejector. Bale, ito pong isang makina, dati niyang makina ay deep well pump. Kaya lang na overuse, bumili sila, basta na lang bumili. Ang ginawa po kasi nang nag-install dito kaya hindi nakahigop, tinanggal po itong dalawang leather cap na to. Ayan. Ito na lang po, yung itong luma na to, rinect na lang na binababa, sinausaw sa water level. Pero hindi po makakahigop kapag malalim ang water level. Pwedeng-pwede po kapag 6 meters na water level lang, kayang-kaya ng shallow pump. Pero kapag lumampas na, wala na, palyado na. Kinakailangan ng deep well pump, couple pump wind ejector na gaya nito ang makakayang makahigop o kaya submersible pump. Ganito ang pagka na ganito ah. Ito yung rubber cap o leather cap. Yan. Tapos ito yung ano yun? Yung parang check valve niya. Kapag pumalya po ito, makuhulog po yung tubig. Kaya kahit hindi nalagyan ng put valve dito, magkaiba po yung ejector at saka put valve. Kaya kahit hindi na hindi nalagyan dito ng put valve, kasi meron naman na ito. Kapag linagyan mo lang ng put valve dito, ay kapag pumalya ito, bali dalawa sila. Pero kahit hindi na. Ito po ay para po sa mga nagre-request doon sa una nating ipinos na ipakita ko daw ng step by step kung paano maglagay ng ganito. Ayan.
Ayan, step by step na po yan. Yung mga importante lamang meron po. Meron tayong nakalimutan. Natin dito. Lagay po natin yung guide niya pala. Ito. Yan. Oh, mas maganda pong lalagyan po natin ng mga tiplon lahat ng ating ikinakabit dito. Yan. At huwag na huwag natin kalilimutan yung parang turutot o trompa niya ay ilalagay natin. Ito. Yan, lagyan din natin ng tiplon. Ito po yung coupling. 1 1/4 po ang size nito. Kaya ito ang eksaktong tatama dito. Pero linagyan namin po ng bushing na reducer na 1 1/4 by di uno para mas matipid. Hindi magastusan yung may-ari. Pareho din po yung 1 1/4 na tubo. Tsaka yung di unong tubo. Wala pong apektado sa lakas ng tubig na ilabas. Kaya natin linagyan ng reducer para hindi masyadong magastusan yung may-ari. Ayan. Kasi mas mahal po kasi ang 1 1/4 kaysa di uno. Saka po natin ikabit dito sa dulo ng tubo ng D1 na ipapasok natin sa casing niyang D2. Saka natin kinakailangang ilampas sa water level niya sa baba. Bali yan mga kabertod, na ilagay na po natin yung ejector sa ilalim ng tubo. Kinakailangan lang ilampas natin doon sa water level sa baba. Pabilisan lang po tayo. Yung mga importante lamang po ang papakita natin para po hindi po aabutin ng isang oras ang tutorial natin ito. Bale yan, pati itong adapter, ayan, ito, nalagay na natin sa taas ng tubo. Yung laging tinatanong po ng mga nagtatanong sa una nating ipinos doon sa, yung una nating ipinos na convert. Ito, ito po yung kompleto niya. Adapter well po, ang tawag doon sa nasa taas nito. Adapter well deep well pump. Ayan. Dito na natin ikinunekta yung mga tubo na ikinonvert natin, yung shallow pump na kinonvert nating deep well pump. Pakitignan nyo na lamang po yung mga hindi nakapanood sa una nating in-upload na videos. Ayan. Shortcutin lang po natin ha. Bali yan mga kabertod, nalagay na po natin itong shallow pump na kinonvert nating naging deep well pump. Bali ngayon ay makakahigop na kasi noon ilinagay nila ay rekta. Ay pwedeng makahigop kung 6 meters na water level lang ang tubig niya. Eh, pero 11 meters, kinakailangan pa nating i-convert para lang maging deep well pump para makahigop. Bali, ito po yung kompleto. Bali, testingin na natin ang dating hindi makahigop. Ngayon ay na-convert lang naging deep well pump, ay sigurado na itong makakahigop. Kasi nga po, yung shallow pump ay 6 meters na water level lang ang kaya niyang higupin. Pero ngayon na na-convert na naging deep well pump, ay kaya niya na. Bale, ito na po yung mga kasagutan ng mga followers natin na mga nagtatanong at saka nag-request. Ito na po, inulit ko na po yung iba. Ayan, kasi yung una nating in-upload ay medyo ma-shortcut kasi nag-concentrate po tayo doon sa makina. Ngayon po ay kinumplito na natin yung nasa baba. Ayan, kasi nga po hindi ko po kayo lahat kayang sagutin yung mga nagtatanong sa mga comment section. Kaya yung mga pre-priority ko po na karamihan na tanong ay yun po ay ginagawan ko ng content para po minsanan lang ang sagot. Ito po yung mga tutorial base lamang po sa ating mga karanasan at ito po ang mga ebidensya natin. Napakagandang idea po ang mga ito para po sa mga mabubuting tao at madaling makaintindi at napaka masama naman na idea para po sa mga masasamang tao. Kung meron kayong naintindihan sa ating mga tutorial ay pakipalo na lang po ang page natin ito dahil po marami pa po tayong mga tutorial tungkol sa mga ganitong
kayong trabaho. At kung wala kayong naintindihan kahit na konti, huwag na kayong magpapalo. Kasi wala na nga kayong naintindihan, magpapalo pa kayo. Yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, magpapalam na ang iyong lingkod, Boy Berto.